but I ask first. Yung goals ng client before we move. So yung goal is... Yung nanay, parang depende kasi siya. Nung ako, tinanong ako ni Jason, ano yung goal ko? I wrote 8 numbers. So to discuss marriage, gusto ko ng bahay from my mom. For my mom, graduation card from my brother, business, condo, etc. Retirement ko na gano'n-gano'n. Pero ang haba nung nasulat ko. So eto, maganda rin i-discuss kasi you guys are like around 35 na ako. And then it's good na you should start planning. Very well-established na rin. Well-established. So yun siya. Ito pwede naman, walang mindset. But it's more of, ano lang, kahit generalized lang. I would want to ask yung goals. Happiness. Happiness. Physical ba? Siyempre, money. Wala naman. Well, ano, financial stability. Hindi mo talaga. Passive income. Yung yun, gusto ko rin yun. Passive income. Yung talaga. Properties. Such as? Land. Condo. Investments. Condo. House. Sorry, magka-business. Business. Trip. Baka pa kanji yan. Okay. Isa yung line na yun. Kung nakanood niya, iba ba niya? What else? What else? Kung ano? Pag-goals ko. Education. Retirement. Retirement. Yan, number one yan. Okay, yan. Ano yung tamang term doon sa ano? Pag gumagastos ka, hindi mo may gumagastos. Security, financial security. Stability. Baga, pampante ka na kasi Kasi kahit gumagastos ka, kung sa passive income mo, subay yung buo pa rin. So, yes. Maganda na lang kung kasi nagpala ka yung buo pa rin. May naiwan pa po pa ta. Wala namang maling sagot dito. Usually yung sinasagot yun dito, parang promotion sa job, gano'n, yung iba parang sumagot pa sa akin na presidente ng Pilipinas. Pero if that's really your goal, then let's try it with confidence. Sa general news. So for the, ano, JB, can we help up with it? The peak of... It's so good. Peak of death. Oscars. Grammys. Grammys Award. Gano'n, yung AMI. Be the next PBJ or Apple, something like that. Be an icon. Yeah, I respect it. Popular? Libre naman mga araw. Yes. And then, sige naman. Ito pa. Continuous na rapat. So, yeah. May naiwan pa po pagpupatas. I'm not seeing a car. I assume everyone. Ayun. But not my. Pero gusto ko sports car. Sports car? Ako Tesla. Ako Tesla. Ah, Tesla. Not far. Disc. Mamaayon. Basta maayon. Rep. Yeah. Ay, sorry. Ayos na natin. What is that now? Only red. Oh, red. Red hip-hop. Hip-hop red sports. So to run down well, most likely, a man in the financial stability. Yes. Healthy ka. And beauty. Mabay yung buhay. Yes. So yeah, financial stability. Passive income. Kala ko health yun. Well. Properties, condo, diba? House, business, any business in there. Okay, yeah, yung parang yung moral mo yung mga Airbnb, yung talaga yung maupahan ba? So,
parang you're going to buy it. Hindi pa ito yung pinaka-basic na needs. Pero ako to share, ako sinagad ko doon nung in-interview ako. It's a water business. Ewan ko lang. So doon sa Legarda kasi parang every break namin, parang minum ako, parang zap. And then na-realize ko na parang binibenta nila, parang per cup is like 45. Tapos yung isang gallon pala is around 25. So parang doon, parang na-realize ko na yung pala nakikita yung mga ganong talimit na stall. So nung tinanong ko yung tindera, parang magkano yung per ticket? Sumagot naman sa honesty. Nagulat ako sa sinagot na kanalis. And then, doon parang pinupit ko sa pagkakas ng pera. Pero ang liit ng pulgan. Pero ang ano lang, small pulgan lang. Pulbura nga lang. Kaya na, I'm planning to open up is either a franchise or yung pero nire-review ko pa rin nasa market na kasi baka after 2 years pa. Parang alam mo yung food, ano? Food, yung maraming ano? Food cart. Hindi, yung food cart. Food cart. Park. Food park. Diba parang higher lang na yung carnival. Ingat sa minty rin. Parang medyo mag-anong mawawala. Madami ito, jamba juice at sample. Pero ang minty bumalik. Kaya nga, pero mawawala-wala rin. Usually business kasi, it flops 2 years. Kung hindi talaga continues yung market. 2 years talaga. Just like yung, ewan ko kung nakadaan na food carnival. So yes, mag-ino. Yung food park na sumika. Sa ano? Oo. So, what happens? Simula yun sa atin, sa katipunan ng isang yes. Ito depende kasi dapat mag-train. So, not okay? Or... Pagsasawa naman tao. Kasi di ba parang yung hype, sobrang daming food, parang pancetta siya. Pero, parang when people think na parang mas natangkinigin nila yung instead of buffalo wings ng food park na yun, yung cheese frankies. Diba? So parang gano'n, kaya siya. Some people go, ano talaga, goes back to basic. Hindi yung basic din talaga. Example, for a time na choosing ka sa food, then pabalik ka rin sa akin. At saka, ano, mahirap pumili pagka masyadong maraming choices. Yes. So, marketing at the last. You're confused, fuck it. Restaurant na lang. So, ano na tayo business, travel, and For JB Kayan, common icon, and then sports car, and health is also a goal. So yun siya, maganda, most likely, ito rin naman yung nasasagot ng karamihan sa mga clients namin, na pre-representan namin about this one. So we have wealth, financial stability, passive income, properties, business travel, icon, sports car, and then health for everyone. So itong goals na to, parang magbigat to eh, kasi ito, sa inyo talaga nagagamit. Ito. So, how would you classify itong goals na to? I mean, I would like to ask, in a scale of 1 to 10, alin dito yung we intend being the highest? And then, meron ba dyan na parang willing ko yung effort ko? Or lahat yan gusto yun? Like, sa, 10? Sa amin kasi, ako, pinaka-10 mo dyan mo yung icon. Kasi pag nangyari na yun, lahat yan kung buwa. Diba? Dire-direcho. Sumigat kami. Avon is the... Avon icon. Bigyan kita ng brush. Tama naman. Door-to-door ka. Nangipon. Break na siya. Ako siguro well. Kasi lahat din eh. Oo, ako. Optimum well.
help talaga. Kasi lahat, for example, maging sa itong magang is support my parents, ano, the, ano, hospital needs. Yes. That's correct. So, siyempre, help ko rin kasi risk ako eh. For cancer or so on. Yes. Yeah. Hindi ko may cancer yun. So, we're done discussing the goals, yun siya. So, ang ganda na mag-discuss natin, most likely, pag millennials, ito talaga yung nasasagot nila. That's more on pag nakikita ka smart money, money involved siya. So, these goals are basically not for free. So, question, what do we need to do or what do we need to have to achieve these following goals? Money. Okay. Money. From that. Yes, hard work. Hard work. Prayer. Determination. Yan yung nasasagot. Yan. Tama yung money. Tama. Kasi you cannot buy everything naman. So, smokes. Money. Tama yung sagot ng money. Kasi it's just not for free. Basically, we need money. Pero, one thing I realized when I was still working sa IBM, lahat naman kami may pera. We're not working for free. So, yung money na earn namin. Pero na-realize ko na bakit pagdating ng dulo, usually sa corporate, pares naman kami mga bata, most likely single by that time. Pero bakit may namumunta? So, dun ko na-realize na parang everyone has a chance to earn money. Kasi marami mga opportunity. But, not everyone has savings po. Would you agree? No. Anong masasabi mo dyan? Savings po. Savings is the right answer for that question. And then, if I may ask, if everyone is earning right now, saan tayo nagsasabing? Karin? Wala. Ako doon na. Kasi yung missing support mo mag-i-anong. Of course, sa bank. But that's how many percent lang. Most likely sa bank. 3%. Half lang. Depende kasi sa ano, like, mati-way ba yung mag-ibigay. Balintas yung component, di ba, ang group? Yes. For the insurance, may investment. So most likely, in general, people save it bank. Right? So yung iba nagsisave, they have like what? Also have very traditional, but in the latter world, more on bank, which is save yung tao. So, either way, may savings man kayo o wala, existing banks that you have. Ay, mga mga banks. So, discuss ko lang. So, sa bank, if you save daw sa bank, yung money natin, save natin sa bank. So, we have three features sa bank, if you're aware. So, personal, most likely ito yung mga type of bank or account na merong checking account. Time deposit, ito yung parang mag-invest. And then, you have to wait for a couple of years to get the money. Most likely, mga 5 years sana yan. And then, savings. Most likely, when you open a normal account, savings account. So, most likely, dito kaya, ano dito yung future ng bank na meron tayo, right? Oh, savings na. Alam mo lang, checking. Ang number mo lang na tao. And then, since we're discussing assets, in general na lang, kasi tinatanong ko in one-on-one eh. But ito, this one is business, house and lot,
call the car. And yun siya, usually we ask the clients if they have existing business, house and lot, graduation car, or condominium. So most likely, we will be doing that. Send a mention. Not my family, but anybody. Na nakapangalan ko sa akin. Hindi, wala. Mana? Yes. Mana? In the future, is that? Business. Wala ko sa akin ito. Yung parang hindi nakapangalan pa. Yung business. Yan lang ang business, no? Yung clinic niya, pero hindi ko lang nakasas. At least, kaya na. Yan ang pamilyan mo pala. Kaan na po? Kaan na? So far, wala. So, we next time. And, or the meantime. Ako, condo pala. Yeah, so... Mayroong business, mayroong condo. And then, usually, if you see pala sa bank, magkano kayo interest rate? Yung pinatulog ba? Less than 1. 0.3. Tama na po siya. It's less than 1% yung interest rate. So, sobrang baba lang pala. So, yun, nagsisimula ako mag-save sa video ko dun sa payroll ko. And I was still working sa IBM. And then, I just stayed there for about 5 months. Sana 1 year, pero hindi ko talaga kinaya. And then, yung na-save ko na 30K doon, 5K ko per month, tumukul lang siya ng parang wala pa akong manuman din. So, doon ko na-realize na parang I lost 5 months. With that, parang earning lang. So, parang higit pala na investment kung gagamitin natin yung bank. However, banks are good for emergencies. Mabilis na pagkuha ng pen. So, next is... liability. So, as a financial advisor, we ask our clients, saan napupunta yung income ko nila? So some clients, they would answer in general, na parang sinasabi nila, 30K nagagastos ko per month. But what we do is, we break down. It's much important kasi lang, we break down para nakikita ng clients. Kasi majority of clients, hindi pala aware sa nabukunta yung income. But since it's a huge crowd here, general na lang, which means nagagamit siya. Food. Movies, rent, gas. And then if someone is contributing to the family, Yes. Every month na cell phone. How about the others? Meron po ba nga dito for savings? Meron.
Dapat isip, makawala lang yung system. And yun siya. So, we're done talking about goals, assets, liabilities, and then last but not the least, para we're almost done naman. As per is can you define that your adversity is? Hindi ko alam. Yung sa TV, after na ano. Adversity. Yun. Adversity. Yan mo yung mga ano? It's the most inevitable things in life. It's more of emergency. In general, we have four categories of adversities. So TA stands for terrorist attack. So it's part of the adversities. Kasi iba parang from the name of it. Most likely tayo na magkakaroon sa Manila. So luckier those na magkakaroon sa Manila compared to the provinces affected ng war. But have you heard about this then dun sa Resorts World? Parang who would have thought that parang magandang hotel ba yun kasi lucky hotel and then parang dapat we expect na parang food security, high security and suddenly that thing or that incident happened. So very very unfortunate yung nangyari doon. And then there have been a total of 38 casualties. That's very sad. And then just to share with you, in that 38 casualty, one of those is my dad. So she's 35 years old. She has one daughter. And then she came there because she's selling signature bags with her family. So we're celebrating because it's not safe. And then it happened. All of us are. Ano pala ito yung nangyari? Naman po siya na sila, but it's more of some patient. Pero it started with the body. So hindi sila namatay plus ito na lang? Siyempre hindi naman maraming tao doon. So not all naman matatamaan. Kasi may... So it's... Yung daughter niya, naiwan sa family na. And then wala na kasi yung dad. It's very unfortunate kasi sobrang bata pa yung bata. Did she expect it to happen? Did we want that to happen? Hindi naman. Pero did it happen? Nangyari po siya. So next is natural disaster. Self-explanatory. Deep water, fire, and then deep one, nature. This one, personal accident. Pero under self-explanatory. Most likely tayo on the way sa mga gigs natin, on the way sa work, maraming road rage, nangyayari at ako. Thrice, you drop ka ng bangga. So, personal accident, nangyayari siya along the way, hindi natin ina-expect. Wala rin siyang pinipiling age and gender. If it will happen. And last but not the least, CI, critical illness po, is part of the adversities. It's the most pricey. So, nung dinitis pa sa akin yung financial advisor na to, si Jason, sabi ko sa kanya parang don't discuss to the insurance, don't do that, parang dito sa part na to, parang for realization. Sabi niya sa akin, it's not like not scaring you, but I'm just discussing you, the reality of life. So, yun lang siya, parang I had an open realization, so on and so forth. Critical illness, yan yung last na mention ko. So, just
span of 2 years, thank you for life, ginagawa ko to. I had a talk sa isang accounting firm recently. And then, just to share with you, it has 120 attendees, full accountants, bosses, managers. And then, I discussed the same thing. And then, sabi ko, everyone is interested with investments, until I asked, tumayo lahat dito yung merong friend, relative, or parang nakakilala na nagkaroon ng critical illness. Out of 120, it's 120. So, why am I discussing this? Simply because this is the most important thing to discuss. Kasi sa Philippines, we are considered a tropical country. And then, most casualties na mangyayari is more health, heart, cancer, stroke. So, ganun, nangyayari talaga siya. And even my dad, ako, I got scared kasi si Papa ko is a hard smoker. Like, kahit ano gawin kong pigil, super hard smoker. So, I'm scared. Kaya yun, medyo na-open up din sa akin pa kasi ako sa mga relative who had the same smoker. Right. And then, yeah, we're done discussing there's that natural disaster, personal accident, and then critical illness. Reality of life. And isa man dito mangyari sa atin, what do we need to do or to have? Yeah. Ito yung real life scenario. Magkaroon ng critical illness, we need to hospitalize. Hindi naman po tayo pupunta ng Albulag para magpagpunta ka. Siguro alternative yan for some beliefs in the alternative medicine. Pero first option is the hospitalization. And for maintenance, gamot ko. And then, recovery fund. Usually, magaling na yung patient, pero kailangan pa rin mag-recover. So, we need the fund for that. And lastly, if hindi na talaga kinaya, tinawag na dito, is burial fund. So, this is the reality of life. Nangyayari talaga siya. And then, sa Philippines, ito yung mga kinakonsider po natin na emergency fund. So we have, usually for corporate, we have HMO, if you're aware of that. Yes, certain part of the world. Yeah. Or debit card, value of care, PhilHealth, SSS, and then ECS, and yung mga, yun ba, yun yung mga emergency fund natin. So, most likely sa corporate, very very lucky sila kung meron sila ganito. But not everyone is given this benefit. Pero ito yung parang kapag hospital na kung narin natin, they will cover all the bills. So maganda rin na meron emergency fund. And then PhilHealth, may bibigay din po sila. SSS. And then PCSO, ito na talaga yung pinakalisip. If sagad na sagad na, even the bank, they would like fall in line and then ask for financial help. Or from PCSO. So yun siya. So, as you can observe po, we have four windows. We have four corners. So, simula bata tayo hanggang sa paglaki natin. We have this particular goal in mind that we seriously wanted to achieve. So, ako, parang slowly but surely, it's more of metanoid. Kasi when you have this and this, parang lahat kayo may provide. For your family. So, yun siya. So, we have goals. And then, most likely for entertainment, industry. And then, we have a doctor here. Assets. So, as we work, we earn. Hindi po tayo nag-work for free. You know, it's not for charity. Siguro kung meron man. Pero, yeah. We are paid through contracts. Desiree. So yun siya. So assets, most likely the properties that we have, and then the income, yung gastos natin yung pera natin. And then as we earn, meron din tayong monthly bills. Just like me, I am a breadwinner, so we also have liabilities, expenses. Dito na pupunta itong ina-earn natin.
So yun, tinanong pa rin kung may natitira for savings. And last but not the least, adversities. So ito, this one, you can consider this as expense A. And then ito po, pwede siyang invisible expense B. Bakit po siya invisible? Kasi it can happen. Only God knows when. Pero most likely, ang ending naman natin, isa lang na ganun ay buhay ng buhay ng tao. So yun siya, dito umiipad yung daily living ng isang tao. So, goals, assets, liabilities, and adversities. And then yun siya, minsan ito, nababypass siya. And then parang ako ay God, parang sad na, nung na-discuss to, na parang hindi ko siya parang pinayoritize, parang hindi ko siya inisip, hindi ko siya imagine. And then, parang it took me an experience for me to realize the importance of this thing kasi nangyari siya sa tita. And then some of my relatives. So yun siya, it's really pricey, magastos po siya. So yun lang, question. I know you have so much goals in life. Ako din, marami akong pinangarap nilista dito. Pero question, if one of these happen, then most likely, isa man talaga dito. Kasi this is the adversity. Isa dito mangyayari kung ni God knows what and when. So yun siya. Question po, general na lang. What if we are part of an accident? What will we choose? Is it more of our goals? Or basically, hindi mo pagaling mo na parang sa hospital? Yes. Correct. Same with this one, we're working so hard to achieve our goals. Tayo dito, gigs doon. Ako present dito, present doon. Laki ng income. Pero, what if there's an emergency? For example, nakapaya ako yung health ko. Kakakuya, I was struck with a critical illness, basically cancer. So, what will we choose? Magpagaling muna tayo sa hospital? Or, pasok pa rin sa office? And then, most likely, this one. So, this is the highest priority. Kasi ito yung daily, like monthly. Kung may humihiman sa atin na kapatid, na allowance. Ito yung like, expenses talaga na pinagkakagastusan natin. And then, as we bypass this, minsan hindi na-realize ang tao na parang they need an emergency fund pala for this. So, yun siya. If isa man mangyari dito, what will happen? What will be prioritized? Pag na-hospital po ba tayo, ano unahin natin ba yan? Yung plan ng cellphone o yung hospital po? Ganun lang siya. Ganun lang kasimple. So, upon asking those three conditions, sinagot niyo yung hospitalization, magpagaling. Because at the end of the day po, yun siya, it's life over anything else. We have to prioritize our life because without our life, kahit gano'n tayo karami, kadaming nalista sa goals natin. With patience, without our life, wala na rin. And basic logic lang naman siya. So, same with this one. Without our life, diba, parang, how can we learn as well? Wala na rin siya. And then this one, affected din siya. So, if magkasakit tayo, yung liabilities natin, continuous po kasi ito, even the viral ko, don't cause, hindi siya napag-cause kung magkaroon tayo ng emergency along the way. So, yun siya. And then, usually if you have emergencies, sino ba yung mag-a-intend? Most likely, some of your closest relatives, family, friends, yun siya. Yun po yung nangyayari in a day-to-day basis. So, I appreciate everyone choosing their life over anything else. That's why we're here. I'm here. True life. Yun. At the end of the day, it's life over anything else. That we have to prioritize our